Mga idol, punong-puno nga po ng mga nagsilabasan ngayon ng mga balita ang social media patungkol sa mga gagawing plano ng Los Angeles Lakers para mabago ang kanilang lineup sa susunod na season. Kaya upang mangyari nga po ito ay syempre hindi nga mawawala ang ilang mga isasakripisyo nilang mga manlalaro, kabilang na nga daw po dito si Danny Green na balitang takot nga daw ito dahil baka ma-trade siya ng Los Angeles Lakers. Well, yan nga po ang ibabalita natin sa inyo dito sa ating pinakabagong video, at sasamahan na rin nga po natin ito ng pagtalakay din sa isang balita tungkol sa mga senaryo na pwedeng mangyari kay Dwight Howard. Balita ko pa, pinag-aagawan na nga daw po ito ngayon mga idol ng ibang makupunan. Kaya tara, samahan nyo ko. Bago nga po tayo magsimula ngayon dito mga idol sa unang video na pagkukwentuhan natin ngayong araw na ito, ay syempre shout out nga pala sa lahat ng Solid J Zone TV dyan na laging nanunood at laging nakaantabay dito sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol, lalong lalo na sa mga taga Laguna, Cebu, Iloilo at sa mga taga Tugigaraw City. Maraming maraming salamat ulit sa inyo mga idol. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin at i-follow ang ating Facebook page, J-Zone TV 2.0. So tara mga idol, ipagpatuloy na natin to. Ilang linggo lang nga po ang nakalipas mula nang makuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang kampiyonato, sinusubukan na nga po nila ngayong ayusin muli ang kanilang lineup ngayong summer na ito para sa darating na bagong season na mag-uumpisa nga daw sa buwan ng Disyembre. Bukod nga po sa pakikipag-usap nila kay Anthony Davis tungkol sa kanyang magiging kontrata, kailangan rin nga po nilang magdesisyon kung sino-sino sa kanilang mga manlalaro ang pananatilihin pa nila hanggang sa susunod na season. Narayan rin nga po dyan mga idol sa kanilang mga pagpipilian ng pag-trade nila sa isang malaking pangalan sa free agency. Sa ngayon nga po ay meron na lamang 5 natitirang kontrata ang Lakers sa kanilang mga manlalaro na sina LeBron James, Danny Green, Kyle Kuzma, Alex Caruso at Talin Horton-Tucker. Maaari pa naman nga po yung magbago sakali mang pabalikin nila sina Avery Bradley, Kentavious Caldwell-Pope, JaVale McGee, Rajon Rondo at iba pa nilang mga manlalaro. Well, base nga po sa pinansyal na aspeto ng Lakers, may kakayahan pa naman nga po silang makuha ang lahat ng kanilang mga kasalukuyang manlalaro ngayon na papasok sa free agency at kumuha na rin ng isa pang superstar. Pero kapag hindi naman nga po ito nangyari, magiging maayos pa rin naman nga daw po ang Lakers kahit walang pagbabagong mangyayari sa kanilang lineup ayon sa inihayag ni Danny Green mula sa kanyang naging panayam. Ayon nga po sa kanya, sapat na nga daw po ang tandem ni na Anthony Davis at LeBron James kasama ang kanilang mga kasalukuyang mga role players upang maidepensa ang kanilang kampiyonato. Hindi na rin nga po nila kailangan ng isa pang superstar sa kanilang lineup. Ibig sabihin yan mga idol, ayaw nga po ni Danny Green sa ideyang pagkuha muli ng Los Angeles Lakers ng bagong superstar na isasama nila kina LeBron James at Anthony Davis, dahil kabilang na kabilang nga po si Danny Green sa mga nangungunang manlalaro ng Lakers na maisasama sa kanilang bubuhing package upang makapagsagawa ng malakihang trade sa pagkuha ng superstar. Medyo mahahalata na nga po natin at takot rin nga po itong umalis sa Los Angeles Lakers na hindi man lang nadedepensahan ang kanyang back-to-back championship. Samantala, pumunta naman tayo mga idol sa update tungkol sa magiging kalagayan ni Dwight Howard sa pagpasok niya sa free agency ng 2020. Isa nga po si Dwight Howard sa mga nagbigay ng impact at kontribusyon sa kampiyonato ng Lakers. Ngunit tapos na nga po ang kanyang kontrata dito at nagsisilabasan ang mga usap-usapang mga kupunan na magiging bagong destinasyon niya sa liga. Sa edad nga po na 34-year-old, sa wakas, isa na nga po siyang NBA champion. At kung sakali man ngang piliin niyang manatili sa Lakers, ay may malaki pa nga po ang tsansa na makakakuha pa siya ng mas marami pang kampiyonato. Marahil, makikita nga po natin si Howard na isa lamang role player para sa Lakers. Ngunit, kung ililipat man nga po siya ng ibang kupunan,
huwag na rin nga po tayong umasa na magiging starter pa siya sa ibang mga contender. Kaya ang pinakamagandang scenario nga po na pwedeng mangyari kay Dwight Howard ay ang pagbabalik niya sa Los Angeles Lakers na susunod na season. Bukod naman nga po sa Lakers, mga idol, may iba pa naman nga pong kupunan ang saktong paglagyan ng kanyang talento, kagaya ng Golden State Warriors na naibalita nating nagbabantay na ito sa kanyang pagpasok sa free agency. Alam naman nga po natin na gustong palakasin ng Warriors ang kanilang front court lineup, kaya nagtatarget nga po sila ngayon ng isang legit na big man na may mababang kontrata, at isa nga po dito si Dwight Howard. Kasama rin nga po sa mga kupunan na pwede niyang salihan ay ang Houston Rockets, para makabawi man lang siya sa kanyang pagkakabigo noong mga nakaraang taon. Sa pagbabago nga po ng ugali ni Howard ay mas lalong nagiging sakto na rin nga po siya sa prangkisa ng Houston Rockets. So yun lang, mga idol. Once again, this is J-Zone TV. Thanks for watching, mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.